nandito na naman ang inyong beautiful financial coach para pagandahin ang inyong buhay. Pero paano ba gumanda ang inyong buhay? Una, kailangan malaman muna natin ang tinatawag natin na solid financial foundation. Ito ang solid financial foundation. Dapat ang pundasyon ng isang tao ay matatag. Kung nakikita nyo ito, napaka-solid ng financial foundation. May healthcare, may protection, walang utang, may emergency fund, at may investment. Gusto nyo bang matutunan kung paano mag-compute ng tamang investment, ng tamang healthcare, makapagbayad ng utang, at makapag-prepare ng emergency fund? Ngayon ay ipa-financial check-up ko kayo online. Paano ba yan? I-ready nyo na ang papel at ballpen para tayo ay makapagsimula na. Naghanda na ako ng isang example para tayong lahat ay matuto ngayong araw na ito. Halimbawa, ikaw ay 25 years old. Pakilagay na po ang inyong tamang edad. Ang kinikita mo monthly ay 29,000 per month. Pakilagay na rin po ang inyong sahod kada buwan. Para tayo makapagsimula na, una nating i-compute ngayon ay ang tamang investment. Ang investment, ano ba ang gamit ng investment? Ang investment ay ginagamit para sa ating future. Hindi ito gagamitin mo bukas, kundi gagamitin mo sa mga susunod na panahon na nagtatagal ng 5 taon, after 10 years, or sa taon na magre-retire ka na. Ang example natin ngayon, for example, ako ay 25 years old at gusto kong mag-retire at the age of 50, mayroon pa akong 25 years para pag-ipunan ang aking retirement fund. So, paano ba mag-compute ng aking retirement fund? Ang retirement fund ay nako-compute base sa monthly income natin ngayon. So, i-compute natin siya dahil gusto natin na dapat kapag nag-retire na tayo, meron din dapat tayong sapat o kaparehong halaga ng kinikita natin ngayon o kailangan doble ng kinikita natin ngayon kapag tayo na ay magre-retire. Ang investment ay kinocompute ng ganito. Monthly income times 12, that is your annual income. Alright, so nailagay na po ba natin kung magkano ang annual income natin? Ang ating annual income ay imumultiply natin yan ng 20 years. So, the formula is annual income times 20 years. Sa aking hinihandang halimbawa, ako ay 25 years old, kumikita ng 29,000 pesos per month. I-multiply ko ang 29,000 times 12, the annual income is 348,000. 348,000 times 20 years, 6,960,000. Bakit tayo nag-arrive ng 6,960,000? Nag-arrive tayo dahil times 20 natin yung annual income natin. So, subukan natin ito. At the age of retirement, kaya ako ay 50 years old na, meron na akong 6 million mahigit, meron na akong 6,690,000. At kapag yan ay i-invest ko sa 10% interest rate, magpo-produce yan ng how much? Magpo-produce yan ng 696,000. I-divide natin yan sa kung ilang buwan ng isang taon. If that is 696,000 divided by 12, you already have 58,000 per month na pwede mong gamitin kapag nag-retire ka monthly. So, diba, doble ng kinikita mo dati. Kasi, diba, 29,000 times 2 is 58,000. So, tingnan nyo, ang galing, diba? So, kapag nag-retire tayo, bakit ba natin kasi kailangan mag-invest? Una ay para mabit natin ng inflation. Hindi naman kasi pwede na yung kinikita natin ngayon na 29,000 per month, ay pag nag-retire ka at the age of 50 years old, ay kapareho pa rin ng sinasahod mo or kinikita mo. Kailangan nasa 58,000 na dahil yung 29,000 na yon after 10 years, after 25 years, hindi na ganun ang worth ng pera natin. So, nakuha ba natin kung paano mag-compute ng ating retirement fund? Ayan, ang gagaling na natin guys. So, handa na ba kayong mag-retire? Ngayon na alam mo na kung paano i-compute ang iyong retirement fund. Ngayon, alamin naman natin kung magkano ang kailangan i-invest monthly para ma-reach natin ang 6 million pesos. Para ma-reach natin ang 6,690,000 at the age of 50. So, meron tayo ngayon
yung tinatawag na wealth calculator. Kita natin dito kung magkano ang monthly savings, kung ilang taon ka dapat magsisave. Yung goal natin na 6,690,000, ang pinakamalapit doon ay ang nasa 7 million after 25 years. Kasi gusto natin na makapag-retire tayo at the age of 50. For 25 years old that would want to retire at the age of 50, ang pinakamalapit after 25 years para ma-reach niya yung 6,690,000 is nasa 7 million. Kailangan mag-invest tayo ng 4,000 pesos per month para ma-reach natin yung 7 million after 25 years. Hindi mo aakalain na nagsisave ka lang pala ng maliit, pero magiging 7 million na pala yan in the future. So yun na po yung ating illustration. So kung magkano man po yung sahod ninyo, sana'y nasundan po ninyo yung ating retirement fund na computation. That is 4,000 pesos per month in 25 years. Ngayon naman, i-compute natin ang emergency fund. Ang emergency fund ay gagamitin natin kapag may mga emergency na dumadating sa mga buhay natin. Ano-ano ba yung mga iba't ibang klase na emergency? Yan ay kapag biglang nabagyo, nadukutan ka, nasiraan kayo ng TV, may nagkasakit sa pamilya, at kung ano-ano pang mga emergency na pwedeng dumating sa buhay natin. Isang formula lamang po, ito lamang po ay times 3 kapag single, at kapag may family ay times 6. Example natin kanina, siya ay single pa, ikaw ay single pa, 25 years old ka, sumasahod ka ng 29,000 pesos per month. Ang kailangan mo emergency fund ay nasa 87,000 pesos. Let's say wala ka pang emergency fund. Kailangan alamin natin ngayon kung kailan natin gustong mabuo yung 87,000 pesos. Yung 87,000 pesos na yun ay mabubuo natin sa itatalaga natin na time. Let's say, ang plano mo ay 36 months. So, kung 36 months yan, tatlong taon mo pag-iipunan ng iyong emergency fund, 87,000 divided by 36 months, that is 2,417 monthly in 36 months. So, kung ilagay natin ngayon dito na kailangan makapag-ipon ka ng 2,417 per month in 36 months. Okay? So, ganun lamang po mag-compute kung paano natin mabubuo ang ating emergency fund. At kung sakali man po na hindi natin kaya, maaari naman po tayong mag-start sa simula kahit 500 pesos per month lamang. Hindi naman po yun sa laki ng iniipon, kundi sa habit ng pagsisave. Debt management. Paano naman kaya mga utak? Para po makaiwas sa utang ay huwag na po tayong umutang. Kailangan alamin ninyo yung kabuuan ng inyong utang para malaman ninyo kung kailan nyo siya babayaran at kung magkano ang kailangan nyong bayaran monthly. In a year, meron siyang utang na 50,000 pesos. So, para makalabas sa utang na yun, kailangan mabayaran niya yan ng isang taon. 50,000 divided by 12 is 4,017 monthly. So at least, diba, nalalaman natin ngayon na yung pagkakaroon pala ng utang is hindi naman yan masama as long as nakikita natin na may plano tayo at meron tayong plano kung kailan tayo makakalabas sa utang. So hindi naman kasi kailangan na forever tayong may utang. At para makaiwas sa utang, umiwas tayo sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. Now let's proceed on computing life insurance. How much is enough life insurance for you? So para ma-compute natin yung tamang life insurance natin, kung naaalala nyo pa yung monthly income, babalik naman tayo doon. Kung kanina yung retirement fund is annual income times 20, ngayon naman ang ating i-compute ay ang annual income times 10. So, kung naalala nyo pa yung annual income, nakuha natin yun, monthly income times 12, that is your annual income. Ngayon, i-compute natin is annual income times 10. So, 29,000 times 12, that is 348,000. Bakit 348,000? Kasi yan ay tatawagin natin income replacement. Ibig sabihin na kung sakali yung breadwinner ay mawawala, kapareho ng sinasahod niya or kapareho ng pinoprovide niya sa family niya, nanatili pa rin kahit wala na ito. Ibig sabihin, isa itong instant money para sa ating mga family just in case na may mangyari sa atin.
okay? Naiintindihan po ba natin ang ibig sabihin ng life insurance? Ito ay ating iiwan sa ating mga minamahal kung sakali man na tayo ay mawala na sa mundo. 348,000 times 10 years is equal to 3,480,000. 3,480,000 na yan ay na-invest. Sa 10% interest rate, magpro-produce yan ng how much? 848,000 yearly or katumbas na 29,000 pesos per month. Hindi ba ang galing nung math niya? Kung magkano yung sinasahod mo dati, ayun din yung marireceive ng family mo. Mawala man tayo sa mundo, mananatili tayong buhay dahil napaghandaan natin ito ng tama. So ngayon, magkano naman kaya ang insurance na 3.48 million? Para makover ka ng life insurance worth 1 million, makakailangan mo lang magbayad ng nasa 5,000 pesos per month. May papakita ako ngayon dito na illustration ng price list ng life insurance ng Manila Bankers Life. So kung makikita ninyo, ang nasa 25 years old ay kailangan lang magbayad ng 5,590 per year for coverage of 1 million. So parang magkano lang yan? 500 pesos per month, hindi ba? 500 pesos per month lang covered ka na ng 1 million. Magkano kanina yung halaga na kailangan natin? 3.48 million. Kailangan lang natin i-times 3 kung kailangan natin na 3 million. So, 5,590 per year. So, kailangan lang ng 16,770 per year for coverage of 3 million. You can contact me for another computation. Alright? Kung gusto natin ng mas mataas na coverage sa 1 million. Pag-uusapan naman natin kung magkano ang sapat na healthcare fund at the age of 60. Ikaw ba ngayon ay malusog? Ikaw ba ngayon, iniingatan mo ba ang inyong sarili? Natutulog ba kayo ng maaga? Kumakain ba kayo ng mga healthy? Paano ba kayo nabubuhay ngayon? Sobrang ganda ba ng lifestyle ninyo or lagi kayong natutulog ng late? Meron ba kayong history sa family ninyo ng cancer, diabetes, high blood? Ano pa ba? Para sa isang 25 years old, ang example ko dito ay kailangan niya ng 1.5 million na healthcare fund once na nag-retire siya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano ang dapat bayaran ng isang 25 years old na kumikita ng 29,000 pesos per month na magkakaroon ng 1.5 million na healthcare fund after 20 years na 1.5 million. Ang kailangan niyang bayaran monthly ay nasa 7,000 pesos per month. So, sasabihin mo sa akin, hindi ko po kakayaning magbayad ng 7,000 pesos per month sapagkat ito lamang po yung kinikita ko. Pwede po bang mag-adjust? Pwede bang mag-adjust? Total, hindi pa naman po ako magre-retire at the age of 45. Magre-retire pa naman ako at the age of 50 or 60. Kung ganun, pwede naman nating i-adjust. Ma-adjust natin ang halagang 1.5 million, 2 million pa nga at the age of 60. Diba? Sa halagang 2,647 per month. For a 25 years old, you can start saving and investing for 2,647 per month. And what are the inclusion? It has an investment. For your retirement, it has an insurance for the protection of your family. It has a long-term healthcare for your healthcare fund once you retire and even while you are paying. Just to give you another benefit of that is it has a free annual physical exam. It has a free dental benefit, waiver of installment due to death, hospitalization fee, access to accredited clinics and hospitals, and of course, term insurance. If you want to know more about the benefits of Kaiser, you could contact me. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung magkano lahat yung na-compute natin kanina. Huwag kayong ma-surprise sa laki nito kasi halos kalahati nito kasi mayroon siyang utang. At meron namang pang-emergency fund talaga. Hindi naman ito mapupunta lahat sa investment sa kumpanya. Kundi yung emergency fund ay mapupunta yan sa banko niya para may magamit siya. Kung namang kanyang utang ang kailangan niya talagang bayaran. The total is, all in all, ay nasa 14,627.5. What if sabihin mo sa akin ngayon na hindi ko po kakayaning mag-save ng
nasa 5,800 per month, or hindi ko po kakayanin kasi di ba yung nasa investment mo is nasa 4,000 pesos plus 2,647 plus 1,300 for the insurance. It would be very hard for you to start for that. And I have a good news that you can start building your solid financial foundation through the Kaiser Health Builder, because that savings plan is intended really for you to build your solid financial foundation the simplest way. Hindi mo talaga hayang makapag-start ng 1,000 pesos per month for the investment, makapag-start ng 500 pesos per month for the insurance, then you can start with Kaiser Healthcare. Because Kaiser Healthcare is the simplest plan that I also had when I was 23 years old. Hindi rin naman ako nag-start na lahat ay sinimulan ko. Sinimulan ko lang talaga sa desisyon na kailangan ko nang magsimula para sa future ko. At yun ay through Kaiser, I am building my foundation the solid way. So I hope all of you can also build your solid financial foundation the solid way. Preparing for your retirement is easy, but the hardest thing is to start. But if you believe in yourself that you can start now, and you make a decision that you can start now, then you will have a beautiful life. So I hope you can also do your own financial checkup, because I have already given you the format on how to do the financial checkup. You can do it your own. First, we can also have a full financial checkup, and that is something that we cannot share online. That is something that we should do personally. And if you want to have a full financial checkup with me, then you could contact me. You could send me a message at my Facebook account so that we could meet.